Okay, maraming buktag, maraming sunan. Mga times to God. Narata sa almost tanap and nasa May. So this is the third Sunday of May. So mura pa po lang ito nung nagsugod ng 2022. Almost half year na ito. So ang ito po salamat, you know, na kayo mga pinubuhi. Wala, makabog din tayo na. Nga mas bata po na ito. We know that, no? So mga nga, ayun, we will be grateful to God for all the things that we receive. No? So this sermon is titled "Give Me a Grateful Heart, O God." Because there's a tendency for us to forget, no, that we ought to be grateful to God. No, sayo malimot ah, no, when we are in problems, no, nataygo ba tak? Katong ginen ng mga gadong mga takasabot sa Ginoo, siya plano, no? Ito ang may question, no? We'd rather try to understand it, and in due time, God will help us understand it. I've been emphasizing this again and again sa mga examples niya. Doon lagi mga things sa una sa akong pinabuhi. Kung Christian ako, grateful ka nag-alagal sino. Nagang mga prayers na binigay patubag. Pero looking back, kaya ko na naragyan mo lang itubag sa ginawa akong gusto. Because it could not, it could be a different life. No? Bilig kita magkita karon. Wala tayong kalugara. Most of the time kung bitumang pas ginawa akong gusto sa una panahon. No? So, whatever circumstances we are in, ato gina siyang pasalamatan ng Ginoo, no? No matter what how difficult life is, no? Ato sa panahon because in general na atay something in common that we should be grateful to the Lord. So, muna itong outline, introduction, then we'll have an acronym for give. So, guard yourself against the enemy. And then imitate God's grateful people. Then value of what God has given you. Express your gratitude in worship. And then let's have our introspection. So, mauna siya ito para kung nagkaroon mga pinsunan. Tinawag nga doon natin makukuha ng atong pagkakunan ng butaga. So, sa introduction, I'll just have one verse. This is David speaking. No? O yan, pa siya ang prayer. According to David, for it was you who formed my inward parts and knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works that I know very well. So, inihiyahan ka, di ba common is ito tanan? No? Can you imagine? First time na ito na kay anak. No? Nga, baga mo nag-book, siro ito, katao. No? Puro na ako pa ito. Yung sa mga, no? Ano na puro pa mo nang mabuhok sa panit? Buhok na ganit. How about the katong inward parts na ito? So that's really very kind of beyond sa atong kan, diba? Kaya dito ang imagination na out of nothing or panala sa science, huh? Sperm cell, egg cell, and then we form into a human being. So that's something to be thankful to God. Huh? We should be grateful for that. So no matter what situations you are in, we have to remember this. Now, we are better than the animals. And also, of course, the Christian mga other creatures na ibuhat si Lord. Di lamang animals yung tao, di ba? Ang mga yuta, no? Yuta, bato, tubig, di ba? All those things. But in fact, kita mo'y pinaka-nasa, pinaka-only creation si Ginoo. Sa creation, of course, ang angels, doon yan na. Sa nag-create niya ang kalibutan, kita mo ito na ka-creature na dagaan o capability. No? To do something wonderful. No? Imagine na ito rin. Lagi na nagsimpa, doon na silang balay. Hindi na posible without technology. Diba? Now, kinsa may mga pan, alitas mga hayop na lang, may bulihok na sa, can be made technology. Dili, di ba? So, muna kita mo ipinaka-special sa creation sa Ginoo. No? And then, sometimes, malimutan niya. So, I hope, no, we will have this mga prayer sa ato, no? And again, there's a tendency for us to be ungrateful to God and question God for the things that we don't like. No? We don't like to see, we don't like to experience, and so on. So, the first na itong item is guard yourself against the enemy.
Kanang batayan man ato ni siyang inimiday. We are referring to Satan. No? I'm emphasizing this nga. Pinisilaman God, nakasalanan sila. But before God created the world, na nagrito, He chose us. Kitang tao, pili niya over the angels na nakasalanan. Wala sila gitagaan o chance to be saved. But that's another thing also that we should be grateful to God. No? Taro nila sa Ephesians, no? He chose us before the foundation of the world. So, tungkol kayo wala sa chance, mandamay niya siya, mangita niya siya pagi, that we should be ungrateful to God. Okay? So, morning number one, nga mo instill of ungratefulness in our hearts to the Lord. So, batayan na to, tutungling mo na. No? Careful ta na. This is something, I think, pinaka- concrete example siguro kaming bubuhak ni Satan at to kang Job. Okay, so ito lang yung go through sa me. It's a one day, no, the heavenly beings came to present themselves before the Lord. And Satan was also among them. Okay, also among them. The Lord said to Satan, where have you come from? Satan answered the Lord saying, from going to and fro on the earth and from walking up and down it. So, maraming naog sa kanaog or tungkot, no? Anyway, so man ay ginoon sa ni Satan, no? Nagsumisuro na siya ng kalibutan na, no? Tapos sa langit, maritulay, na, kung sa kanaog na siya, ito yung kalibutan. And then, the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? There is no one like him on the earth. A blameless and upright man who fears God and turns away from evil. So he describes you know, si Job as someone nga madlokon sa Ginoo. He fears God out and he turns away from evil. So in other words, nilikay siya kay Satanas because of evil from Satanas na. No? So, one description sa Ginoo, pero unsay ko sa yawa ni Satanas. Then Satan answered the Lord, does Job fear God for nothing? Nahadlok ko na siya tungkol kay wala lang? Or tungkol kay mo siyang didato? So, yun siya, have you not put a fence around him and his house and all that he has? On every side? So, may question na, di ba, mo siyang didato? Palipitahan mo siyang kayo? So, you have blessed the work of his hands and his possessions have increased in the land. So, hindi mo siya gidato ngayon. So, hindi siya madlok mo. And then, sunod, kung sa'yo nga sa Ginoo. Siya, Satan pa rin. Siya, but stretch out your hand now and touch all that he has and he will curse you to your face. So, munayingon sa chat ni Satanas. No? Tantanga rin ko ng pan, kanangiyan na niya, ba, tungluhon ka, naungon ka, tungluhon. So, that's what Satan talk about Job. No? So, dini, makita na ito nga, kung bantay ta, eh, more na iyan na, kung faithful tas gino, iyan tayo challenge. No? Eh, katoo siya nga, faithful lang ta because itagaan ta. No? So, dapat faithful ta, bisagway ng hatag sa ato. Kaya, tanahan na ito, no? Dito lang. So, again, nakakita na natin yun, no? Usa sa panggit, usa sa source of problem, ang yawa. No? That's why I have been emphasizing this several times already. No? Nga, ang yawa, matag problem, parang tamo give ups, Ginoo. Nga, Ginoo, sa matag usap problem to test us kung how faithful we are. Diba? Kaya sa wilderness, for example, di-test mo sila kung how faithful sila ng mga Israelite. Then, the moment nga we have problems, nga na pinakundikas sa yawa, mubiya na si Ginoo, oh, si Ginoo siya, hatag. Para mo may chance eh, tagaan ko rin problema, malayo na si Ginoo. But every time you have a problem, gulungan ka si Ginoo, mayroon na Satanas, keep up na kunin mo. Hindi na kumatag problem mo, kaya nabuon mo ka si Ginoo. Diba, hindi kaya nga strategy ba, kung ito na sakto. No? Na every time you have problem, the more na we come to God, rather than stay away from God. No? Now, kung iyan na sa Ginoo, then good gapon. Because you proven yourself na
wala ka nang nasabit si Ginoo tungod kay gidato kaniya or naapin na trabaho o pa. Pakita si Ginoo nga to'y bukan no matter what unsay may kapos mo kinabuhi. Sabaw, hindi ka nang strategy, the moment you have problems, the more na pagkitaan, the more you have problems, the more you have to go and stay closer to God. Hindi ka palayo, no? Because ang inimira yung panana, usa sa possibility. Usa sa naghatag na ito, nabantayan na ito siya. Now, pero, ang next na ito is imitate God's grateful people. So, ipinahin na itong story, ipinahin na ito what happened to Job. No, I think, familiar na tayo, pero ito lang siya, i-refresh itong memory. It says, one day when his sons and daughters were eating and drinking wine in the eldest brother's house, a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them. And the Sabaeans fell on them and carried them off and killed the servants with the edge of the sword. I alone have escaped to tell you. So that's bad news, no? Daghan kasi ng hayop kunya karon ipang raid, ipang uhat, no, sa mga Sabaeans. Nya aside from that, ipamatay po ng mga sulugod, no, at mga pantay. Usari na kay Scapo to inform Job. While he was still speaking, another came and said, the fire of God fell from heaven and burned up the sheep and the servants and consumed them. So, napunay ka, no? Kayo, higa sa Diyos, no? Ngayon, gato siya, higa sa Diyos, no? Nisunog sa mga servants o sa mga sheep. I alone have escaped to tell you. So, mamay din mo niya, no? Pero sometimes, nagasunti pa siya, na, lahat sa servant, na po. Ang isulat niya, the Chaldeans formed three columns, made a raid on the camels and carried them off and killed the servants with the edge of the sword. I alone have escaped to tell you. So, one tragedy after the other. I don't know if it happened to us. No? When I saw the people ang usa, naanan ko na eh. Kung dagan magalitag mga problems in life, hindi siya kumpara eh. No? No? Papayin mo ba report na ko sa lain na sa yung report? Lain na siya. No? So, grati kayo. And then, while he was still speaking, another came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their elder brother's house. And suddenly, a great wind came across the desert, struck the four corners of the house, and it fell on the young couple, young people, sir. And they are dead. I alone have escaped to tell you. So, ganina, kita na sa iyang mga kaptangan, eventually, ihatag yung mga anak. Now, natural reaction siguro sa tao is, where is God? Ha? Question nila, where is God? Nga nung naitabo mo na siyong pinaboy, faithful nung tao. I don't know kung ngayon po ta faithful nung ko, or maitong binito ninyo niya, faithful ba ko? Diba? Kasi yun, kasi gino, yun naman yung faithful nung tao, hindi man na faithful the first place. No? So, kasi siya, he can say, na faithful mo. Ha? Pero, narito mo ba na yung reaction? So, ngayon, then Job arose, tore his robe, shaved his head, and fell on the ground and worshipped. Kalahi ni Job, no? Musimba ba ka? Kung nakagrabe nga ka? Grabe nga Kristiyana? Again, nobody has experienced siguro sa ato. Like what Job experienced in life. But nakita na ito reaction ni Job. Instead nga i-curse ang Ginoo, instead nga question asa ng mga Ginoo, siya ibuhat niya. Nihapa siya, niyuko siya, o nisimpa pa sa Ginoo. Okay? Unsa gyud niya ba? Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. So asa ka na nga ito ba ko? Ihuwag tangan, gasto na, including sa imong kaptangan, tangan, including sa imong anak. Asawa na lihatin. Kung sa pahing mo niya, pupulok man ko na niya sa palikutan, o di ka sa pagkuhangkan sa kuminahan, pupulok sa akong mupanik. Pinaros mamatay siya, mabuk, ginagula siya. Which is really true. Oh, nobody was born with gold in their hands or their arms or the earrings pa, no? Sa lang ears, no? Wala sa gold.
naked yung tanan. Nga, tingin niya, the Lord gave, so he acknowledged that it was God who gave them all those things. And he says, the Lord has taken away. He said, the curse niya, ginawa, be blessed niya. The blessed be the name of the Lord. The light doon, ang halang sa ginawa. So, wala naman siguro yung lahat example, mahata kami, for us to imitate. Diba? This is one, of course, nagan po man, no, mga cases, no, like, kapong, may mga, itong mga wala yung anak for quite some time. Ato familiar kayo na itong ang tao si na, sa araw si Abraham. Si John, Zechariah, si Tanik, si Elizabeth. Napa ka itong nanay ni Samuel. Di ba? Huwag mo sila anak. Yan, nangayap siya na itong nga, itagaga na. So, pero makita ko dito na ilang reaction is really na wanted, no? Hindi ko kayo after, no? But I think hindi siya mas grabe ni siya. So, grabe kayong Job. So, I don't think na napay mo nabaw sa inyo. Of course, if Christ, no, nag-suffer niya siya. Nag-hatag is your life. Pero, at from the hikmat na ito, nasa nga, kata, perspective. Or, malagat, sa iyo man lang, no? Wala na yung isin mo nabaw pa na hindi buha ni Job. No? Despite nga, tang-tang-tanan niya, hindi lang niya katangan, including yung mga anak, muna yung resulte. Galing yung sabi, in all this, Job did not sin or charge God with wrongdoing. No? I don't know sa ato. Kung sa'yo, ito kayo problema, di natakasabot sa Ginoo. No? Bukos na tanga naman ni God. No? Iyong ka, ganito, ganito. Bakit ganito? No? So, we tend to blame God for all the misfortunes in life that we have. No? Sa ako naging on, pwede ginagigan sa Yawa or pwede ginagigan sa Ginoo. Pero kung nga din ang situation, nga pwede ginagigan sa Yawa, patungan ka sa Ginoo, ang Yawa, ubihan nyo. Kaya may pulos niya ang paghatag ng problema, kaya patungan naman ka sa Ginoo. So, half na lang ang atong problems na encounter. No? Kung nga na itong situation na. Pero kung iatos sa Ginoo, pasado ka. Because what man ka need to play. So, in the end, God will bless you. No? So anyway, dito na makita natin si Job as really blessed by God. So, one thing to nga makapapuntang grateful heart is to value what God has given you. Una niya is pantay ka sa pagkaaway kay mo ito mo burak mo so upugas o pamba something sa itong heart na pinatang pasalamat sa Ginoo. Ikaduha, atong insert nga usunod na siya, wa? Atong imitate, no? Atong mga unfaithful na, or mga grateful na tao, like Job. No? And then, ikatulo, you have to value, no? Kung sa may mga ipangatag si Noni, no? Because normally, ako naging masaya last time, we keep on praying. Pag abot, nahatag na, after mahatag na, malimot na tayo. No? Muna siya nga, doon ako nabasa ko sa una sa Apostolic Fathers. The reason daw ang pig, di ba ang baboy sa Old Testament, unclean, hindi ipakaong. Nga, kaling uncleanness mag-o sa Old Testament, represented, nag-represent na siya sa mga Gentiles or mga tao na nilias din o. Nga, usa sa ako nabasa is, parang pig daw, pag-gutom ka na itiyabaw kay itiyabaw. O, gusto mo nga ipagkaong siya nag-alon. Pero once mabusok na, di na lang siya, matulog na siya, di na mong ilabos siya. Ano? Palita na yung galon ba? Muna ng tao daw. Muna niliyas nito ba? Kung mga, kung nanginahanglan, sigig ampo. Isang isang silingan, ang iyong pagpampo. Pero na na gani, awa na yung ampo-ampo. Biyaan na po na Ginoo. No? So, we have to value kung sa mga na, kung sa gatas din mo. Let's have the three examples here. Una, kini siya, si Job. Dialogue na Job, natay ka pa niya dito rin doon. Ano yung sa sunod pa dito ang item ng tulog? Sorry. So Satan went out of the presence of the Lord and inflicted loathsome sores on Job from the sole of his foot to the crown of his head. So imagine na, no? Gikan sa yung napalapa niya
hangtod sa iha panimpulo. Ibutangan siya mga hubag-hubag niya, love song. Kasi kung saan ang hubag mo, i-hate naman na ito. Kini na, all the more, love song niya siya naman. Imagine, hubag-hubag, ikas pa imo man, imo ang napalapang at kasi mo panimpulo. No? So, grabe yan. But kung saan kuha niya, iyarang ikos-kos na yan lakan ng pag tulong. No? And then sat among the ashes. No? Nag-ingkot siya sa kanang abo. Imagine mo kung hapdos ato, no? Ito po mga hubag-hubag na abo. Anyway, then his wife said to him, do you still persist in your integrity? Curse God and die. So, karon sakit na gini, no? Imo ng asawa mismo, mo nimo, pabilin pag ako kasi mong tinuhan. Tingnan na ba? Pabilin ka ako kanya? Pumuluhan mo, then pagkamatay. So, muna yung istambag sa yung asawa mismo. So, all the more nga sakit kayo kung minahon. But, take note of his reply. But he said to her, you speak as any foolish woman would speak. So, kanadin nga na din, no? Bantayan na ito, eh. Kung kita na suggest nga ito, ipatulong mo ng video ito mo sa rita, gusto pinagpuhin. Bumbuang ta. Sa nag-isulti ka sama sa mga bumbuang ng bay. Shall we receive the good at the hand of God and not receive the bad? So, i-recognize ni Job, kita ganda ng hatag din niya. Yeah? Yeah, to devalue, kung mo sa hatag niya. Kung tayo siya, the Lord has given, the Lord has taken away. So, ang binawi hatag, no? Yung dibawi, okay lang. And then, in all this, Job did not sin with his lips. So, grabe ito si Job. Now, take notes. Ito ko na i-assess itong pinabuhi. I know there are times nga nalikaitan makakanda, no? Kanan, makapautanas nito, no? Mga question ta, ano na ni Lord? No? At what level naman ito si mong kinabuhi? No? How far pa ito i-compare nito sa nita po ka Job? No? Kung parable ba sa nita po ka Job ha? Or gamay lang itong pumimaha? No? And then we already question that or yeah, mura na ito lang yun. Kung tayo, asa mo kayo, no? Anong nga namin? But Job, kung yun siya, dawat ba nito ng mayo? Ang mabati po, hindi na ito naman ito. No? So, muna nga, I hope as Christians, no? Huwag ito yung room for complaining sa Ginoo. No? Kaya, muna, kung nakailang ka sa Ginoo, sumalap pa ni Brad Gomez yung Bagustan. Mapag yun ka, no? Isabot niyo ka kung sa iyong mga plano. No? And then, karamtanan, naagin na sa iyong mga pamot. No? I-allow niya for a reason. So, just understand that God is better than us or wiser than us. So, ganyan, no? Tara to kung sa pag-antos ni Job or na despite sa katong mga mawagtan, iyagya pong hindi dahil ganyan. At I short din ang story sa chapter 42, verse 10, muna yung basa ito. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends. And the Lord gave Job twice as much as he had before. Hindi ka mawagtan nga, no? Kung tipurami mawagtan, hindi yun, but it's kita ko, so, mura rin siya kung pagkawagtan na to, di ba, no? Nga, pabalik ka to, hindi ka nga, ba? At yung times nga wala, mura sinili wala, na, bakit na to, hindi ko ngayon. So, ayok, muna itong klaseng heart ba? Grateful to the Lord. No? Na kung mawala man, kaya maghatag, sige lang. No? And then just continue serving God without questioning Him. No? Continue trusting Him. Eventually, you will get twice. No? In other words, wag ka na logi. No? Simili na wala, pero ibalik, two-fold na sa so, kung you add up to me, the same will happen. But it's still a blessing from God. Then sa verse 12, says, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. So imagine, and he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 donkeys. He also had 7 sons and 3 daughters.
So, after Grisela, napasin na po ako ng anak. Na? So, Grisela is something na, na makuha na po. So, if we are grateful to God sa pagpapit na si Justin, and then, muna, one of the things na mapapilit ang grateful sa Gino, is to realize, kung saan magkakabutan pa, maghihatag sa Gino. No? One of the things that you have to value is your life. No? And katuloy rin sa introduction, nga, itong lawas, if you try to understand it, grabe ka, complicated na. Why tao nga makarepulo sa anak? Di ba? So, that's something for us to think about. No, na, no matter how difficult life is, padayon lang yun. No? Again, ako ay advice mo is, come closer to God. No? I notice na, no? Kanangupan nga, pan, sige lang sa nga problema, nga, bilin mo pas, binood tayo. Hindi siya na, wag ihulong ang problema po. No? Again, ako nga niya, kung ang problema kika sa yawa, na nidoon kasi Ginoo, minus na itong yes yawa, tapos Ginoo na lang. No? Ang katong sa Ginoo lang ang test sa ato. Kaya kung pasar ta, kaya nipadoon pa tayo ng maayo, then, nito kaya siya, o ganit result. Now, after, ano, kung nakaila na tas Ginoo, kung sa iyang mga bagay, kung sa iyang mga nakatong yung mga blessings, then ato siyang i-express ang atong pagpasalamat o atong gratitude in worship. No? Let's have three cases here. Kining case ni katong slave ni Abraham. We know sa chapter 24 of Genesis, si Abraham nagpasugo siya. Sa usa siyang sulugoon dito sa patog Heran. No? Sa iyang mga kapuso at kapamilya. Nakuha ko siya ito pangasaon mo ni Isaac. And then, let's just go na lang, go directly sa itong time nga, naana siya dito sa lugar ni Laban. And then, wag ito siya mga, no, yung mga kabuanak dito. Naana siya doon sa well, no? Kanya, muna yung prayer na ito siya ginawa, no? O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. So may prayer. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of men of the city are coming out to draw water. So they expect siya na nagkakaroon abot, mga loss o tubig. No? Kung ako man sila sa mga MCW. So, I don't know kasi nakapuyos ko rin siya na muna yan mong pinabuhay sa una. Dutag sa iyo, kung nag-add to ito, kasi maglinya pa kung may naghihinay ng tubig na, sa gubon pa. Anyway, inahari para na jump na sa mga well, no? Next, verse 14, now let it be. So yan nga isa, mura ba tibayin na, that the young woman to whom I say, please lift down your pitcher that I will drink. And she says, drink, and I will also give your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. And by this, I will know that you have shown kindness to my master. So, listen to me to siya ng taas nyo. So, nga siya ko, sino, ang po siya. You know, tagay ko, timaylan, no? Isa itong akuntan, akong tingnan nga, ipanawag yung charba or pre-picture of a jar, no? Picture na mayroon magkano, no? Jar, or siya ng jar, siya, no? Garbang na, adyos, no? Anyway, ito siya, kung ako may tubig niya, painom po niya ang camels, ayaw muna na siya. So muna yung prayer. Then sa verse 18 and 19, so she said, ato lang i-short ka na story, so na-meet niya ni si Rebecca, usa sa mga babae niya ni Kao sa tubig. So she said, drink, my Lord. Then she quickly let her pitcher down to her hand and gave him a drink. And when she had finished giving him a drink, he said, I will also draw water for your camels also. I will draw water for your camels also. Until they have finished drinking. So, moto is yung ipangayon niya, no? Na sinyal, sign, no? Pero, may tabo niya. So, after that, kita na to, then the man bowed down in his head and worshiped the Lord. So, nindot siya. Huwag kina siya, i-answer yung pag-itubag ang iyong pag-ampo.
So to, as an expression of your gratefulness, musimpa ka sa Ginoo, no? Muhapa ka, musimpa ka sa Ginoo. Maabi na, hindi ako siya, may ampo siya sa Ginoo, and then worship the Lord. And he said, blessed be the Lord God of my master Abraham, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on my way, not being on the way, the Lord took, led me to the house of my master's brother. So, kita to, for example, nagitubag yung pagkampo, ang resulta, nagsimba siya sa Ginoo, nag-died siya sa Ginoo. Pero sa ako, no, natulak ko na siya ng problema because this is national. Pwede na siya individual. God said, ako to is Jesus Christ na siya, naging mo ni Moses. The cry of the Israelites has come to me. Siya mo itong angel of the Lord. No? I have nothing na discussion on that. The angel of the Lord is Jesus Christ. No? Yeah, Lord po siya, of course. Anyway, siya na yung problema. The cry of the Israelites has now come to me. I have also seen how the Egyptians oppressed them. So I think you know the story, no? Grabe kayong nagibuhat nila dito sa mga Israelites, sa mga Egyptians. And then, so come, I will send you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. So, ako kayo na responsibility ni Moses, no? Hindi na siya, ako tayo kayo padala, parang kuhaon mo siya, yung mga Israelites kikal sa Egypt. Si Moses, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So, bukat kayo. And he said, I will be with you, and this will be the sign for you that it is I who sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall worship God on this mountain. So, after sila mga deliverance, they need to worship God. Ha? So, huwag ako. No? After, yan, nag-listen na ka, natabangan kasi, no? Pwede mo, it's, kaya na natabangan ka, you express it in worship. Ha? So, that's the second case. Kaya, brother siya, hindi lang national, but this is for all people. No? It says here, for the blood of goats and bulls, with a sprinkling of the ashes of a heifer, sanctifies those who have been defiled, so that their flesh is purified. How much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify your conscience from deed works to worship the living God? So he said that to worship the living God. Okay, so kanasan, wala may tao magkasave sa pagpaglingaw, di ba? So God, or Christ himself, died for us. Muna yung pinakadako po nga sacrificial bubuhat para sa ato. And another thing also that we have to be grateful is, ang Ginoo mismo may nagsuffer for us. That's why, if we are grateful, no, sa ato nga kaluwasan, no, if you think about how Christ suffered for us, then, ato na siyang i-express in worship. Mampulong ta afterwards. Okay? So, I hope ato siyang mapano. Kaya ganito, gratitude, huwa ka tayo. Pero if you express it in worship, no, sa Ginoo, ma-reminded ka, masigit ka na, then mapabilin ang iyong pag-grateful. So, I hope, mga kaisona, no, kita na to, nga, there's a tendency for us to forget. Natin message in the past. No? Deuteronomy chapter 8, yung siya doon, nga kung nalang ko na tayo na nagawat na itong good things, malimutas din ako. In other words, we tend to be ungrateful to God. No? Grateful at ako na while, kaya na inadawat, but afterwards, wala na. Pag about sa mga times na medyo rough, question at us din ako. No? That should not be the case. Remember Job, no? Imitate him. No? Let us imitate him. Let not you, but us. No? Let us imitate him. So, ayok, mga kaisa na ba, na this will be our constant prayer sa itong pinabuhi. Give me a grateful heart, O God. And then, of course, ma-achieve na ito na kanantag part na po ito. No? Di ba pwede na masing natag-ampo, na tagaatas din mo. So, sana ito kung dawa na, if wala yung mga situations, may hatan din mo. Then, i-apply na ito. No? Na first, we have to guard ourselves against the enemy.
that enemy is trying to destroy us. No? That the enemy will manipas siya, will be happy. I'm ungrateful, to the Lord. No? And then, Arumilita, mawagtara kong laon, let's think about a good example sa Bible, and let's imitate him. And again, that is Job. And then, ang third is, kato siya, try to think about other things that God has given you. At yung value na siya. If ever you have this, you know, just trust God. God can replenish, can even double what you lost. No? And then, there is, as a token of our gratitude, ato siya i-express in worship. Okay? So with that, let us do introspection. First, guard yourself against the enemy. At the question is, do we easily yield to the desires of the enemy? No? Dali na ba kakita mo, mag-ibap sa itong pagtuo, kaya magdawa ka itong mga yamok mo sa kaaway? Okay? And then, do we learn and imitate those who show gratefulness to God? Moment in situations when we are in troubles, or we forget all the things that we've studied sa Bible. Pati na lang, including Job. No? There's a tendency for us to forget everything when we are actually in trouble. But muna siya tumawa, we have to learn and imitate. No? Parang natay hope ba, kaya lang ganito, kaya ganito ni Job. Next, about what God has given you. Are we mindful and appreciative of what God has given us? Ato ba na siyang napaganunay? Ato ba na siyang bihila? Kunya, magpasalamat pag itas din mo, appreciate that. The last is, do we translate God's loving kindness toward into a jubilant worship. So I think the word is strong. So malipayang ba ka magsimba tungkol kay nakita na ito magbubuhas sa Diyos itong ginabuhi? Or kapoy di ako magsimba kay Dugay Gayo alas 9 na Diyos alas 12. Okay, so I hope mga kagsura na natin na po kumarabutaga. May we be truly grateful to God, and may we always be grateful to God until the end of our life.